Hello and welcome po sa aking YouTube channel, JPDC Anime TV. Ngayon naman po, i-upload ko po ang episode 19 po ng The Familiar of Zero, Season 2, Part 1 po tayo mga idol. Sa mga bago nga po pala dyan, huwag nyo na lang po kalimutan mag-subscribe and click nyo na rin po notification bell para po every time po may bago po tayong video upload ay ma-update po kayo. Mga idol, shoutout po kay Kian Carlo Rivera. Shoutout sa iyo idol. Thank you po. Thank you sa palaging pagsubaybay sa mga videos pong ina-upload ko. Yun lamang po mga idol. Tara na po, sabay-sabay na po natin 'tong panoorin. Mawalang galang na po. Narito po si Anise Chevalier de Milan, mahal na reyna. Tapos na ba ang investigasyon? Opo. Ito po ang resulta ng investigasyon. Sila ba ang tinutukoy na utak sa likod ng mga kaguluhan dito? May pahintulot po ba akong hulihin sila at parusahan ayon sa batas? Wala. Huh? Para maparusahan mo ang isang mataas na opisyal, hindi sapat ang sinumpa ang salaysay ng isang tanyenta ng Gunpowder Squadron. Gamitin natin ang planong yon. Ngunit, mapanganib ang planong yon. Maaari kayo mapahamak. Huwag mo akong alalahanin. May tiwala ako sa tagapagbantay na kasama ko. Nagpapasalamat ako sa kabaitan niyo, mahal na Reyna. Sa pagtitiwala mo sa isang pangkaraniwang tao na tulad ko. Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon para makapaghiganti. Narito na naman tayo. Mukhang hindi ko kayang harapin ang may-ari ng bar na yun. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ba pumunta tayo dito dahil inutusan tayo ni Anise na maghintay dito? Sa palagay ko, mahalagang misyong to para sa mahal na Reyna. Tayo na! Pasok po tayo! Aray! Nasasaktan ako! Ayan! Sige pa! Magaling! Tagal na rin panahon ng nakalipas, Ginoong Iskaron. Ay, hindi yan tama. Sabay-sabay tayong lahat. Magaling, magaling. Kumusta na kayo? Napadaan kayo rito ngayon? May hinihintay lang kami. Bakit kaya nakasuot ng ganyang klaseng damit? Ito ba? Mamayang gabi, magtatanghal kami. Pwede rin kayong sumali sa aming palabas. Huh? Ipapakita namin sa buong mundo ang aming kagandahan! Vacances and Tristania? Tama! Tamang-tama! Kayong dalawa ay magtatanghal din sa entablado. Kulang pa kasi kami. Pasyasya! Bubuksan na ang bar! Maganda na kayo! Masusunod po, Mademoiselle! Kayong dalawa, bakit nakatayo lang kayo dyan at nakatunganga? Hindi ba dapat tumutulong na kayo? Ano kasi? Meron po kami mahalagang misyon! Tama lang, daldal! Si Saito ay tutulong sa kusina at si Luis naman ay sasama sa kanila para mapalit ang kasuotan! Sige na, bilis, bilis! Sige, sige po! Sige, sandali! Ayun, panalo si Jessica. Pangalawa naman si Mary. Pangatlo si Jungle. At syempre, ang pinakahuli si Luis. Tungkol saan naman ang sinasabi mo ngayon-ngayon lang? Syempre, mga dibdib. Patay. Luis, pinaghanap sa'yo doon. Sige na, bilis. Pronto! Sige po. Halika na, bilis. Pasensya na kung pinag...
Kamusta, Luis? Julio? Alam mo bang nakakabighani ang ganda mo ngayon? Teka, sandali lang! Sandali lang, huwag ka masyadong dumikit sa akin! Sa totoo lang, pumunta ako rito dahil sinabihan ako ni Anis na maghintay. Nakakainis! Ano kaya ako magsasabi ng hambog na yan? Cheers! Kahit ilan, basta masaya ako. Cheers! Cheers! Tama nga ang sinabi nila. Isa nga ito talagang napakagandang lugar. Siguro, nandito siya dahil kay Luis. Yun nga kaya ang dahilan. Pasensya na po! Nasaktan ba kayo? Gusto ko lang sana magtanong. Alam mo ba kung saan ang The M's of Niwako? Ano? Ito ang sinasabi mong lugar. Teka, ang boss na yan ay... Hanapin niyo sa banda ron! Siguro tumakbo sila sa direksyon na yun! Kamahalan, please! Dito po tayo. Kahit na hindi ko talaga alam kung anong nangyari, hindi na balik. Kailangan ko munang tawagin si Luis. Sandali lang, Saito. Nandito ako para humingi ng tulong sa'yo. Ako? Pakiusap. Ikaw muna ang aking tagapagbantay pansamantala. Pero bakit ako? Ikaw ang Reyna. Hindi ba dapat ang iyong mga bantay ang dapat mas... Ako ay nasa isang sikretong misyon, kaya wala nang iba pang paraan. Ganun ba? Iyon pala ang dahilan kaya pinaghintay mo kami rito. Naiintindihan ko. Sige, tatanggapin ko dahil isa itong kahilingan mula sa mahal na Reyna. Hindi naman mapanganib siguro to, di ba? Kung hahayaan ko ang mahal na Reyna na harapin ng kahit anong panganib, hindi ko alam kung paano ko pahihirapan ni Luis. Naku, maraming salamat. Kung ganun, sige. Tayo na. Umalis na tayo, Saito. Yung mga sundalo kanina, maghahanap na rito anumang oras ngayon. Hindi tayo ligtas para manatili pa rito. Saito, pwede mo ba akong pahiramin ng kahit anong damit para magmukha kong ordinaryong tao? Sandali lang. Ang nandito lang ay mga damit ni Luis. Pwede na rin siguro yan. Maraming salamat, Saito. Akin ang damit. Ito. Magkakasya kaya sa kanya ang damit ni Luis? Mukhang medyo maliit itong damit. Tulad ng inaasahan ko. Cheers! Wala pa rin dito si Alice hanggang ngayon. My darling Ims, magsasara tayo ng maaga ngayon dahil meron pa tayong pagtatanghal mamaya. Sige pa! Ang maaga naman yata matapos. Uminom pa tayo kahit konti na lang. Tama na! Ano ba to? Wala pa rin kahit anino niya. Saito! Saito! Sabihin mo pangalan mo at saan ka nakatira? Tanggalin mo ang tagay para makita ang mukha mo. Kamahalan, mukhang naghigpit ang bantay. Nakatanggap ng report ang hukbo ng sandatahan na nadukot ang anak ng royal family mula sa palasyo. Ang ibig sabihin ba, ikaw talaga ang hanap nila, kamahalan? Ano ang dapat nating gawin? Kailangan nating itago ang mukha natin para hindi tayo paghinalaan. Saito, akbayan mo ako habang tayo naglalakad. Sige na, umalis na kayo! Mukha yatang masyado akong nakakaagaw ng pansin. Ganito na lang ang gawin natin. Pero... Ang swerte ko talaga! Tingnan natin sa kabilang eskinita! Pakisabi kay Lishimon na si Anis, kapitan ng hukbong sandatahan ng mahal na Reyna, ay nandito para makita siya. Isa itong mahalagang bagay at kailangan malaman agad. Mahalagang bagay para magpunta ng personal sa korte ang kapitan ng hukbong sandatahan. Sa tingin ko nga hindi ito maliit na bagay lang. Ang mahal na Reyna po ay nawawala. Ano? May dumukot na naman sa kanya? Patuloy pa rin po ang investigasyon. Hindi ba't ganyan din ang nangyari noong nakaraan? Natatandaan mo pa ba yun? Binubay ang hukbong sandatahan mo para na magpakita ng walang kwentang gawain. Kailangan nyo rin pong tandaan
Pinaghihirapan na po naming lahat ang paghahanap ngayon. Kami po ay humihingi ng pahintulot para magkaroon ng curfew sa mga lansangan. At ipasarado ang mga pier. Gawin mo lahat na makakaya mo para mahanap ang mahal na Reyna. Kung hindi, sanggalan ang batas. Hahatulak kita ng kamataya sa korte, Anis. Opo. Mahal na pinuno. Ano na naman? Pinamumunuan ko rin po pala ang investigasyon tungkol sa insidente ng mga protestante. At lumalabas na ang mahal na pinuno ay kasabwat sa insidente yon sa nakalipas na 20 taon. Ang mahal na pinuno ba ang nagplano ng maramihang pagpatay sa Dangutil? Maraming pagpatay. Huwag mo masyadong palalain ang sitwasyon. Ang mga mababang uri ng tao sa lugar na yon na nagpaplano para lang malamangan nila ang kaharian, ginawa lang yon para mapigilan sila. Para mapigilan? Alam ko na. Inimbestigahan ko ang tungkol doon at walang kahit anong katibayan. Mahal na pinuno, kailangan niyong makilala ang namuno sa suppression squadron. Paano ko maalala mga maliliit na bagay tulad yan? Ang paghahanap sa mahal na Reyna ang mas mahalaga kaysa pag-usapan ng isang bagay na nakalipas na. Aalis na po muna ako sa ngayon. Mga idol, kinat ko po muna sa part pong yan. Yung part 2 po natin, abang-abang na lamang po ulit kayo mga idol. Maraming maraming pong salamat.